Good morning mga ka-super, ka-viewers, ka-subscriber, ka-followers, ka-whitey friends. Ayan, good morning sa ating lahat. May 15, 2023 na naman. O diba, ang bilis ng araw, nakakaloka. Time check is 7:40 a.m. O diba, ang bilis din ng oras, diba, nakakaloka. Nagbukas lang tayo ng tindahan ng 6 a.m. kasi nagising ako 5:45 a.m. na. So, naligo na ako. Dali-dali na ako naligo. Kaya medyo basa pa yung ating hair. Kasi hindi pa talagang trick yung araw. Hindi kagaya ng mga nakarang araw. Nakakaloka. 5:40 pa lang. Trick na yung araw. O, diba? Nakakaloka. Ang init. Sobrang init. Lalo kahapon. Diba? Kasi kahapon, hindi na nga naman tayo nakaligo. Kaya maaga na naman tayong naligo today, diba? Kasi baka mamaya hindi na naman tayo makakaligo, o diba? Kasi nga walang bantay ng tindahan kahapon, o diba? Pag hindi ako nakakaligo sa gabi, nagpupunas-punas na ako, hila-hilamos, diba? Kasi mahirap na kasing maligo na pagod tayo, o diba? Nakakaloka, baka mapaaga yung ating buhay, o diba? Kumusta po ang yung Mother's Day kahapon? Ayan, sa mga nanay, kumusta po? Dinate ba kayo ng inyong mga anak? O dinate ba kayo ng inyong mga asawa dyan? Kasi ang inyong tinderang nakakaloka ay walang asawa, kaya walang magdidate sa kanya. Ang mga anak naman, busy sa kakabiyahe. Ayan, so, nakaprepare na yung ating almusal. So, kain na muna yung tinderang nakakaloka bago tayo magmaretesan. Hayan. So, hayan mga kasari. Time check na ulit natin. 8:46 a.m. Ang bilis na oras, no. Kanina lang 7:40 a.m. ako nung nakapag-start tayo. So, kumain lang ako. And then, support ng konti sa ating mga whitey friend. Ayan, so, ang bilis ng oras. Nakakaloka talaga, diba? So, kumusta ang inyong Mother's Day kahapon na mga, lahat ng mga mother dyan? Happy? So, tayo eh, kahit pa paano, kahit dito lang tayo sa tindahan, kahit pa paano eh, maging happy naman tayo kasi may mga bigay nga na pabulaklak ang ating mga anak, yung ating dalawang anak, and then kagabi, may pahabol naman yung aking anak. Diba kahapon na na-share ko sa inyo sa aking vlog na meron akong anak na rebelde. Yung hindi siya dito nakatira. Nakatira siya sa isang kaibigan. So, ayaw niyang tumira dito kasi ang katwiran niya, hindi raw kami magkasundo. Diba? Nakakaloka yung mga kabataan ngayon. Kasi nga, lagi ko nga siyang pinagsasabihan sa mga mali niya. Natural, nanay ako, diba? So, may dumaan na nakamotor. Akala ko kung ano. So, meron na naman tayong bill ng ating wifi, diba? Dumating na naman yung bill ng wifi natin. Sunod-sunod na naman yung mga bill na darating, diba? Nakakaloka. Parang kailan lang ako nagbayad nito. Yung huling bill ko, first time nangyari sa akin, nakalimutan kong bayaran. Tinawagan ako ng Royal, dahil nga Royal yung aming wifi. Royal Cable. Tinawagan ako 2 weeks nang lumipas yung after due date. April 20 yung due date niya. So, tinawagan ako mga May 5. O, diba? Akala ko nabayaran ko na kasi sa GCash ako nagsisend ng bayad. Nakalimutan ko pala. Nakakaloka. O, diba? Nangyayari din ba sa inyo to, mga kasuper? Mga viewers, nangyayari din ba sa inyo yung nakakalimot kayo magbayad sa inyong mga bills? So, first time ko kasi nangyari ito sa akin. Nakalimutan ko magbayad. Tapos, nangyari din sa akin dati yung sa Meralco. First time ko rin yan nangyari sa akin. Kung kailan naman ako walang trabaho, dun pa ako nakakalimot. Diba?
Pero nung may trabaho tayo, always update tayong magbayad talaga. Kadalasan pagkabigay ng resibo, kinabukasan makakabayad na tayo. Ayun. So, nangyari din sa akin sa Meralco ko, inabutan ako ng notice. Pinadala na ako ng notice na mapuputulan daw ako. Sabi ko, paano ako mapuputulan? Nagbabayad ako, sabi ko. Naalala ko, hindi pala ako nakabayad. O, di ba? Nakakaloka. Nakalimutan ako magbayad. Kasi, kaya, sa dami ng ating mga iniisip, di ba? Sa dami ng ating ginagawa, nakakalimutan natin magbayad. Tapos, siyempre, sabayan pa ng ating mga problema sa buhay. Di ba? Nakakaloka. So, ayan. So, kahapon nga, ayun nga, ay kagabi nga pala, kasi mga lampas ng 8 PM dumating yung anak ko na yon, yung aking sinasabi na rebelde kong anak. Diba? May mga, sa mga anak talaga, hindi talaga mawawala yung mga may pasaway. Talagang walang perfecto sa mga anak din. Kung sa atin na bilang nanay, walang perfecto, wala rin perfecto sa mga anak. Meron at meron talagang magiging anak natin na may sungay. So, yung anak ko kasi na yon is talagang hindi ko malaman kung siguro dahil nga nung simula nung maliit siya, talagang siyempre, lalo na naging single parent na ako, single mom na ako. So, naging focus ko talaga is work, work, work. Pero kung meron naman silang kailangan na ba sa school, na ibibigay ko naman. Basta humingi lang sa akin. Pero kung sa pera naman, sa mga budget, allowance, sakto lang ako. Hindi ako nagpapasobra sa mga baon, ganun. Kasi iniisip ko baka ibisyo. Kaya yun, naging mahigpit nga ako sa pera sa kanya. So ayun, nag-resign ako sa company dahil nga ang isip ko para may focus ko rin yung masubaybayan ko rin sila. Kasi kung may tindahan ako, sabi ko sa sarili ko, mas masusubaybayan ko mga anak ko. Kung kailan naman ako nagkaroon ng ito, kung kailan naman ako nag-resign sa company, dun naman na laging wala na rito yung anak ko. Kasi ayun, parang ang katwiran niya nga, hindi nga daw kami magkasundo. Dahil nga, lagi ko kang pinagsasabihan. Dahil nga, mabarkada, masyado. Tapos, puyat ng puyat. Ang masaklap pa nito, sa gabi siya umaalis. Sa araw, tulog, gabi umaalis. Kasama yung mga barkada. O, diba? Sino ba naman ina na hindi mag-aalala? Hindi mo alam kung anong ginagawa sa labas, kung ano na ba, kung baka kung ano nang ginagawa niyang kalukuhan, di ba? Lalo na, baka mamaya gumagamit na ng bawal na gamot, o di ba? Kaya, ayun, ayaw niyang tumira dito, kasi nga daw, yun na nga, doon siya nababaltaan ko, sa kaibigan siya nakatira. So, ito naman pala yung binigay ng anak ko, na bulaklak kagabi. Sa pumunta siya rito, nakamotor kasama niya, may kaibigan siyang kasama. Nakahiga ako, sabi niya sa akin, Happy Mother's Day, Ma. Oh, sabi ko, kilala mo pa pala ako, sabi ko sa kanya. Naalala mo pa pala na may ina ka, sabi ko sa kanya. O naman, Ma, Happy Mother's Day, sabi niya sa akin. Ayun, tapos, umalis na rin naman siya agad. Ayan, binigay niya sa akin. So, lagi ko na lang dinadasal sana wag na lang mapariwara yung buhay niya. Kasi lalo na graduating siya ngayon. This coming July 10 yata graduation na nila. Dahil grade 12 na siya. Sabi ko kasi sa kanya dati pagpatuloy niya yung pag-aaral niya hanggang makatapos siya. Sabi niya kasi dati sa akin, stop daw muna siya ng kanyang pag-aaral dahil mag-work muna. Sabi ko, hindi mo obligasyon ang paaralin ng sarili mo. Obligasyon ko yan dahil nanay mo ako. Kaya huwag ka kung magtrabaho dahil pag nakaranas ka na ng sahod-sahod, lalo ka ng tatama rin, di ba? Kaya sana lang ipagpatuloy niya. Yun ang aking inaalala. Baka mamaya hindi magpatuloy sa kanyang pag-aaral sa college. Kasi nga, tinatamad na. Pero awa naman ng Diyos ngayon, kahit wala siya sa bahay, pumapasok pa rin naman sa school. Nung last nakuha na ng card,
kinumusta ko naman yung teacher niya, yung advisor. Dahil nalaman ko lang sa kapitbahay, nakuhanan pala ng card at meeting. Doon ko lang nalaman na, yun, umaten ako ng meeting, plus kinuha ko yung card niya, tinanong ko yung advisor. Sabi naman, eh, okay naman daw. Dahil kinumusta ko nga anong pag-uugali meron siya, okay naman daw. Ayun, tapos sinasabi rin, marami rin ako ng mga nababaltaan ng mga ibang tao. Sinasabi, mabait naman doon yung anak ko. Sabi ko, mabait sa ibang tao, pero pagdating sa amin na pamilya niya, hindi ka ako yan ganyan. So, ayan, pag-usapan naman natin, diba, masarap din makatanggap ng galing sa mga anak. Kahit pa paano, diba, naaalala nila tayo, diba? Pag-usapan naman natin yung ating tindahan. Kumusta ba yung ating bentahan kahapon na Mother's Day? Kasi dito sa akin, ang tumal. Nakakaloka. Hindi ako umabot sa quota. Sakto lang. Kumbaga sa gitna lang ako. Nasa gitna lang ako ng quota. Nakakaloka. Ang tumal. Pero, nakabenta ako kahapon ng Red Horse. 4 yung mucho. So, yun. Yun lang. Tapos, bukod doon, ultimo mga chicheria, diba, napakatumal. Nagbili ako dati, diba, na-share ko sa inyo sa vlog ko, nagpanibago ako ng mga items ng mga chicheria para kung sakali ka ako, baka nagsasawa na yung ating mga tumor, dahil nga pa, paulit-ulit na lang yung ating mga chicheria. So, tumal kahit chicheria. So, ang fast-moving ko talaga kahapon is yung ating spring na pambata, yung ating pambata na tipo 5 pesos, yun ang naging fast moving sa akin talaga kahapon. Tapos ayun, sabi ko, talagang ramdam talaga yung sobrang tumal, no, habang tumatagal, laging talagang lalong nagiging matumal. Tapos kagabi, bukod dun sa Red Horse natin, kahapon na benta, nakabenta tayo na isa lang na gin below. So, yun lang. Ayan. Relate much, mga kasari. Alam kong hindi lang ako ang dumadaan sa ganitong sitwasyon na tagtumal. Pero wala naman tayong magagawa dahil nga nagtataasan yung mga bilihin. Kaya maraming mga tao, syempre, mga nagtitipid, diba? Kasi tayo nga na may-ari ng tindahan, nagtitipid din tayo, paano pa kaya yung ating mga customer, diba? Lalo na kung wala naman silang inaasahan na pang araw-araw na hanap buhay, diba? Ayan, so hanggang dito lang yung ating vlog at hindi na natin patatagalin dahil may gagawin lang ako, tapos dahil nga baka mamaya tanghali, meron akong lakad, pupunta tayo sa dental. Dun sa dental 1:30 PM kasi scheduled. Government. Kailangan mo lang mag-present ng PhilHealth ID. So, yun. Dun, parang dun nila ikakaltas yung pa-dental. Ayan. So, yan. Hanggang dito lang yung ating vlog for today. Sa akin, mga kasari, more blessing, more benta, more customer to come sana this coming days. Diba? Sana lumakas na yung ating bentahan. So, yan. Hanggang dito na lang ating vlog for today. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye-bye! Please subscribe to my second channel and follow me and like to my Everyday Scottish Vlogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari Business.